Kamusta na? Ngayon, nandito si Madam Amy at tatalakayin natin ang unang bahagi ng ating aralin. Ito ay ang Morpema, Anyo ng Morpema at Panlaping Mga Makadiwa. Morpema, ito'y pinakamaliit na unit ng salita na nagtataglay ng kahulugan. Tingnan natin sa ating halimbawa. Ang salitang maganda, ito'y binubuo ng dalawang morpema. Ang una ay ang malayang morpemang salitang hugat na ganda. At ang sumunod ay ang di malayang morpema na panlapi na ma. Ang malayang morpemang ganda at panlaping ma ay may kahulugang taglay. Ang ma ay isang morpema dahil may taglay na kahulugan ng pagkakamayroon o pagkakaroon ng isang katangian. May anyo ang morpema. Ang unang anyo ay ang morpemang ponema. Ito ay may kabuluhang tunog. Ang morpemang ponema ay binubuo ng ponemang O at ponemang A na may kabuluhang taglay na nagpapakilala ng isang kasarian. O ayan, tingnan natin itong halimbawa natin. Ang salitang abogado ay nagtatapos sa ponemang O. Ang salitang abogada ay nagtatapos sa ponemang A. Ang salitang musikero ay nagtatapos sa ponemang O. At ang salitang musikera nagtatapos sa ponemang A. Sa makatuwid, ipinapakita sa ating halimbawa na kapag nagtatapos sa ponemang O, ito'y nagpapakita ng isang kasarian na panlalaki. Kapag nagtatapos naman sa ponemang A, ito naman ay nagpapakita o nagpapakilala ng isang kasarian na pambabae. Ang morpemang salitang uga, ito'y maituturing na malayang morpema. Binubuo ito ng morpemang may taglay na kahulugan. Walang kasamang panlaki. Sa ating halimbawang salitang tanim, takbo, hiram, puti, sulat, galaw at kain ay pawang mga salitang ugat lamang. Walang kasamang panlapi. Sa ikatlo ay ang morpemang panlapi. Ito'y ikinakabit sa salitang ugat na may kahulugang taglay at matatawag itong di malayang morpema. Narito ang mga halimbawang mga panlapi na ikinakabit natin sa salitang ugat. Ang una ay ang panlaping ma, may kahulugan ng pagkakamayroon o may taglay ng kahulugan ng pagkakaroon. Ang panlaping ung, may kahulugang gawi o gawain. Ang panlaping mala ay may kahulugang ng katangian at gawi. Ang mga panlaping ikinakabit natin sa salitang ugat ay maaaring makabuo ng salitang makangalan, makauri, at makadiwa. Tapos na ang ating aralin. Ito si Madam MG nagsasabi sa inyo, huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel. O hanggang sa muli natin pagkikita.